ating Panginoon. Ako ay maganda sa paningin ng Panginoon. Okay, ayan. Ayan. Ayan, Santa Catalina yun. Santa Catalina dito po. May ituturo po akong animation. Madali lang naman po. Dito po sa harap. Ate, ayun maganda to. Kasi ginagamit po minsan to sa school. Oo. Yung tuturo ko? Oo. Okay. First, nakikinig po ba? Beautiful? Yung right nyo? Beautiful? Yung left? Jesus from left to right? Is beautiful? Is beautiful? Ulit. Yung right? Beautiful? Beautiful? Jesus is beautiful? And Jesus makes beautiful? Pael, papael, things of my life. Okay, ulit po ulit. Beautiful? Beautiful? Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Care for me, ahawakan niyo po ang inyong kaliwa, na-touch niyo po. Touching me, yung inyong pong left, nasa ibabaw po ng inyong kanan. Making my eyes to see, tatlo lang. Making my eyes to see. Balik po ulit, and Jesus is beautiful things of my life. Nakuha po ba? Okay po, after po nun, di lahat po tayo ay nasa harap. Yung sa second po na pagkulit ng beautiful, kayo po ay haharap sa inyong partner. So, hanap kayo ng inyong partner. Santa Catalina dito po. Spread po tayo, spread po tayo. Para makita na ating mga catechist na sisters. Okay, ngayon, hanap kayo ng partner nyo. O, harap kayo sa partner, harap. Harap daw po. O, harap sa partner. Harap sa partner. Nakaharap na? Nakaharap na po. Okay. Okay, ang step po doon, imbis po na ang beautiful ay ganito, magpapakute po tayo. Natawa ang ating mga kabataan. Okay, yung pa-cute. Kailangan nakangiti, ha? Hindi po nakasimangot. Yung magandang pa-cute. Okay po? Ready? Go! Beautiful from right. Beautiful sa left. Jesus. Ganun din po. Jesus is beautiful. And Jesus makes things of my life. Care for me. Touching me. Making my eyes to see. One, two, three. Eyes to see. And Jesus, Jesus makes beautiful things of my life. Nakuha po ba? Ayan. Kaya kung narinig, nakuha po ba? Amen? Okay, with music. Try po natin. Harap po muna tayo. Music DJ. Paulit po DJ, malakas po agad. Tigyan mo na, babilis na eh.
siguro Ate Arian, kailangan habang nag-prepare para sa ating misa, mag-roll call muna tayo ng mga parokya kung nandiyan na ba talaga. Okay, sige. Siyempre, uunahin ko muna ang aking district habang nag-aantay tayo sa wala pa. Ayan, unahin ko natin muna ang District 1. Mula sa Vicariate of Holy Family. Okay, lahat ng parokyang tatawagin, kayo po ay tatayo at papalakpak. Okay po ba yun? Amen? Palakpakan ang may kasamang si Hiyawan. Yun po ang kailangan ko marinig. Gusto ko dumadagumlong ang buong Alonde Arena. Nandyan ba ang Holy Family Parish? Magsitayo po lahat ng Holy Family. Holy Family! Ayan. Parang ang konti. Nasa nga ng St. Joseph the Worker, Kalindola! Ayan. Siyempre ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Ayan. Thank you. Nasa nga ng Mother of Good Counsel Parish. Siyempre ang Most Holy Name of Jesus Parish. Wow, malakas. Nasaan ang St. Joseph, Patriarch? Nasaan ang St. Martin de Porres? Ngayon, punta naman tayo sa Vicariate of San Pedro Apostol. Unahin na natin ang San Pedro Apostol Parish! Susundan ang Christ the King Parish! Parinig ako ng Santo Sepulcro Parish! Siyempre ang San Antonio, Santo Rosario Parish. Nasaan ang San Lorenzo Ruiz Parish? Siyempre ang Liceo de San Pedro. San Vicente Ferrer! Parinig ako ng hiwag ni Yaman ng San Antonio de Padua Parish! Susundan ang Our Lady of Miracles Medal! Nasaan ang Blessed Sacrament Parish? Nasaan ang Risen Lloyd Parish? Nasaan naman ang St. Joseph, the Worker Parish? Siyempre, walang iba mula sa Santa Catalina College! Vicariate of Santa Rosa de Lima! Nasaan ang Santa Rosa de Lima Parish? Nasaan ang Chair of St. Peter? Nasaan ang mga taga nasaan ang St. Isidore Labrador Parish, Kalawan? Nasaan ang St. Augustine Parish, Bay? Nasaan ang St. Nicholas de Valentino Parish? Nasaan ang St. Anthony de Padua Parish at San Antonio Los Baños? Susundan na Immaculate Conception Parish Los Baños. Nasaan naman ang mga taga-Dalicism Shrine of St. Sabir? Tumako tayo sa Vicariate of St. John the Baptist. Siyempre ang Holy Trinity Parish! Nasaan ang mga taga-St. John the Baptist Parish? Nasaan naman ang St. Peter and Paul Parish? Ang mga taga-Santa Maria Magdalena Parish!
Siyempre, nasa ano ay Lady of Fatima Parish, Lawa, Calamba! Nasaan ang mga taga-San Agustin Parish, Marian? Nasa ang Mary Help ng Mayama? Nasaan ang St. Joseph the Worker Parish, Canluma? Siyempre, narako tayo sa Vicariate of St. Polygon. Nasaan ang the Diocesan Shrine of St. Vicente Ferrer Mamati? Marinig ako ng sigaw ng St. Francis of Assisi Parish! Nasaan ang St. Polygon Parish? Nasaan ang mga taga St. Michael the Archangel Parish? Nasaan ang St. Joseph the Worker Parish? Nasaan ang Mary Help of Mission Cabuya? Mangyari po lamang, ilagay po sa silent mode ang inyong mga cellphones, gadget. Maraming salamat po.
Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa biyayang pagkatipon-tipon ngayon sa pagdiriwang ng ating catechetical day dito sa ating diocese. Tingin natin ang special na pagbabasbas ng Panginoon sa lahat ng mga katekista, pati na yung wala at hindi nakadating ngayong araw na ito. Sa harapan ng Diyos, kilalanin natin ang ating mga kakulangan at kasalanan, tingin natin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumabong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
dalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malilip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Aming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyo, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Thank you.
Noong panahon yun, umalis si Jesus sa kanyang paglakad, nakita niya isang tao na pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paninginan ng buwis. Tinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalo kumain. Nang makita ito ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Tumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sabagat napalito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ating pong pinakamamahal na kapatid na pare na kasama natin ngayon na pinangunahan ng ating Diocesan Catechetical Director, the Reverend Father George Seldon Coronado. Ating pong mga religious brothers and sisters na natin rito, mga MCST sisters, mga Canosian sisters, mga Dominican sisters, mga minamahal na mga katikista ng Diocese of San Pablo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Gusto kong itanong sa inyo, unang-una, kailangan ba ninyo si Jesus? Kung gayon, kayo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Kayo ay makasalanan. Alam po ba ninyo na tayo daw ay may common family name? Ako daw ay Robert Sinner, Father Seldon Sinner, Sister Sophia Sinner. No, yung mga bawat isa sa atin ay makasalanan, every one of us. And tignan po ninyo yung katabi ninyo, Sinner po yan. He's a brother and a sister. Pero yung sama-sama po natin kinikilala ito, ito yung sinasabi po ni Jesus, dumating siya para sa mga makasalanan. Because of His love for us, He became man. He suffered and died for us because He loved us to save us from our sinfulness. So ito po yung dalawang common experiences natin. The experience of sin and the experience of God's love. Tayong lahat. Kaya po yung mga katikista daw, alam po ba ninyo yung ine-echo ninyo? Yung God loves me. God loves
Mass, ito yung sinisigaw po ng mga katekista. Sama-samang sinisigaw. At ito yung paulit-ulit na sinisigaw natin sa mga bata. That He loves us immensely. At ito yung dahilan kung bakit si Pope Francis paulit-ulit po niya sinasabi sa atin na lalong-lalo na sa pamilya, no perfect father, no perfect mother, no perfect sons and daughters, no perfect mother-in-law. Yung kung ilalagay natin sa diocese natin, no perfect bishop, no perfect parish priest, no perfect parishioners. Kaya kailangan, sabi ng Holy Father, maging bahagi ng sistema natin ang paghingi ng tawad at pagpapatawad. Dapat bahagi ng sistema at kailangan magsanay tayo dito. Magsanay, paulit-ulit natin gawin. Kasi minsan, pag nagpapatawad tayo sa sinasabi natin palagi na makahirap pong gawin. Baka hindi mo pa sinubukan, kaya mahirap. Pero pag paulit-ulit mong ginagawa, sa una mahirap, sa pangalawa mahirap pa, pangatlo mahirap. Habang tumatagal, tumadali yung pagpapatawad. Hindi ko alam kung nakakita na po kayo ng ano, ng gymnast o nanood kayo ng Seiya Olympics. Yung mga gymnast, when they move very graceful, para bang napakadali ng mga patamplik-tamplik nila sa yung napakadali po yung mga movements. When we look at them, it seems very easy, but we do not realize na bago sila sumabak dyan, 1,000 times paulit-ulit nilang ginawa, nag-practice po na gusto yan. So in the same manner, even po yung invitation sa ating magpatawad ay dapat pong paulit-ulit natin i-practice at gawin. Ito po yung puso ng Diyos, yung puso ng mapagpatawad. This is also what is being asked of us. Yung that we also have the heart always to forgive others. So yung si Pope Benedict the 16th dun po sa Synod on New Evangelization, sinabi niya that the best path to new evangelization is reconciliation with God and reconciliation with one another. So tayo ngayong araw ng mga katekista dito sa ating diocese, this is what is being asked of us first and foremost, to be reconciled with God, meaning be open and be humble to recognize your sinfulness before the Lord. Kilalanin natin ang ating pagiging makasalanan. Kagaya ni Mateo po, tayong lahat ay makasalanan. Pero at the same time, ngayong araw na ito, we have the courage to tell the Lord that to beg Him for forgiveness, because we believe He is a God of love. A God who loves us and who is ready always to give His forgiveness. 70 times, 7 times. Kapon po, ito yung paalala sa atin. O nung Sunday, paalala sa atin ng ating Ebanghelyo. Nung tinanong ni San Pedro,
Pitong beses po ba akong magpapatawad ng kapatid na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan? Alam po ba ninyo, nung lumapit si Peter kay Jesus, mayabang ang dating. Kasi, kagaya din po natin yung mga Hudyo, para sa kanila, perfect number ay yung 3. Parang sinasabi po natin, pag pangatlong ginawa mo yan, tatamaan ka na sa akin. So yung pag pangatlo, yun na yung ano, pinakahuli na papatawarin kita. So what Peter did, ang ginawa po ni Peter, minultiply niya yung 3 by 2, tapos tinagdagan pa ng isa. Kaya malakas po yung loob niya at mayabang ang dating kay Jesus. 7 times pa, napapatawarin ko yung kapatid ko na hingi ng patawad sa akin, ng paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Tapos sabi po ni Jesus, no, 70 times, 7 times, na ibaga, na, alam po ninyo, hindi madali talaga yung magpatawad. Pero ito yung kahinahan natin. This is our weakness lies. Pero naniniwala tayo, if the Lord is asking us to do this, He will give us the grace to do it. Naniniwala po ba kayo? Do you believe that He will give you the grace to do it? Kung hinihingi niya, bibigay niya yung grasya niya sa ating lahat. Nung nag-retreat po kami, ni-remind kami nung retreat master namin, isang Dominicano, si Father Timonel. Sabi niya sa amin na if you forgive, you liberate a man. And that man is you.